Ang babaeng nagsilang ng mga kuneho. Yan ang ating kakaibang pag-uusapan mga kaibigan dito lang sa channel na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa kesa sa may kaalaman. Simulan na natin. Dito iikot ang ating kwento mga kaibigan sa pagkakataong ito sa isang babae na napaniwala niya maging ang mga dalubhasang doktor na siya ay nagsilang ng mga kuneho. Alamin mo kaibigan kung paano niya ito ginawa. Noong September 27, taong 1726, si Meritoft ay nasa edad na 24. Naninirahan siya sa isang bayan sa England at masasabi natin na hindi naman mayaman ang kanilang bayan. Si Meritoft ay isang mahirap lang na magsasaka. Ang kanyang hanap buhay lang ay sa bukirin na nasa kanilang lugar. Isang magandang araw, si Meritoft ay bigla na lamang naghihiyaw sa kanilang bahay at humihingi ng saklolo sa kanyang kalapit bahay na si Mary Hill. Alam mo kaibigan, nang makarating na si Hill sa tahanan ni Meritoft, ay naabutan niya itong tila namimilipit sa sakit. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari kay Meritoft at nalilito siya kung ano ang dapat niyang gawin. Makalipas lang ng ilang segundo kaibigan, si Meritoft ay bigla na lamang tumayo at nakita ni Mary Hill na tumungo si Meritoft sa isang timba at tinapat ni Meritoft ang kanyang bahaging ibaba at ito ay umiri ng umiri at maya-maya lang nanganak ito. Nagulat si Mary Hill sa kanyang nakita mga kaibigan dahil imbis na tao ang inaasahang lumabas e nakita niya na ang isinilang ni Meritoft ay isang kuneho. Nagulantang si Mary Hill sa kanyang nasaksihan. Dali-dali itong lumabas upang tawagin at papuntahin ang bayawa ni Meritoft na isang midwife. Pagdating ng midwife kaibigan ay nagulat din siya sa kanyang nakita. Ang kakaibang pangyayaring ito kay Meritoft ay agad nilang ipinarating sa isang man midwife na nagangalang John Howard. Si John ay isang ekspertong man midwife. Hindi siya naniniwala sa kanyang nalaman dahil sa loob ng 30 years, ginagawa niya ang pagiging midwife pero imposibleng ang tao ay magsilang ng anumang hayop. Subalit kahit hindi siya naniniwala, ay nagpa siya pa rin siyang puntahan itong si Meritoft. Alam mo kaibigan, pagdating ni Howard, ipresenta kagad sa kanya ang mga parte ng kuneho at iba pang hayop na lumabas sa parting ibaba ni Meritoft. Eh hindi pa rin lubos na naniniwala si Howard hanggang sa siya na mismo ang nakakita ng aktwal na pagsilang ni Meritoft ng mga kuneho. Lumipas pa ang maraming araw mga kaibigan. Parami na ng parami ang mga kunehong isinisilang ni Meritoft. Pagdating ng buwan ng Nobyembre, napagpasyahan ni Howard na ilipat na si Meritoft sa mismong pasilidad ni Howard upang doon ipagpatuloy ang panganganak ng babae. Ang kakaibang pangyayaring ito kay Meritoft ay mabilis na kumalat at naging usap-usapan sa kanilang lugar. Matapos noon, siya ay nagsilang pa ng 8 kuneho. At ang nakakapagtaka nito kaibigan, nasaksihan pa ito mismo ng dalubhasang midwife na si Howard. Pinag-aralan ni Howard ang mga kunehong lumabas kay Meritoft at ito ay sinuri niyang mabuti. Ang ginawa pa ni Howard, nagpadala siya ng mga liham sa mga prominenteng doktor sa England upang tulungan siyang madiskubre kung ano ang kakaibang nangyayari kay Meritoft. Ang isa sa mga doktor na nakatanggap ng sulat ni Howard ay si Nathaniel St. Andre, ang mismong personal surgeon ni King George noong panahong iyon. Pinadala ng hari si Nathaniel upang alamin kung ano talaga ang totoo dahil maging mismo ang hari ay natawagan ng pansin sa pangyayaring ito kay Meritoft. Subalit sa pagdating ni Nathaniel kay Meritoft, ay hindi rin siya nakatulong kay Howard upang mabigyan ng malinaw na paliwanag ang nangyayari. Sa pagkakataong iyon mga kaibigan, maging ang surgeon na si Nathaniel ay mabilis na napaniwala matapos niya itong suriin. At ang mas lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala ay nang siya na mismo ang umalalay kay Meritoft upang ilabas ang ulo ng kuneho sa mismong parting ibaba ni Meritoft. Patuloy na kumalat ang mga balita tungkol kay Mary at sa kanyang mga isinilang na kuneho. Yung mga panahong iyon mga kaibigan, marami na rin pamilyang tumigil sa paghuli ng mga kuneho dahil nandidiri sila na baka isa sa mga kunehong iyon ay galing mismo sa taong si Meritoft. Maraming mamamayan ang napaniwala ng balitang ito, kabilang na ang mga doktor dahil
pinaniniwalaan nila na si Meritoft ay may kakayanang magdala at magsilang ng mga kuneho. Ito ay sa pamamagitan daw ng maternal impression o mas kilala sa atin dito sa bansang Pilipinas na kung tawagin ay paglilihi. Paglilihi sa isang tao, bagay o anumang hayop. Ang maternal impression, mga kaibigan, ay isang teorya na ang pangyari, emosyon o imahinasyon man ito ay nakakaapekto sa pisikal na tao sa loob ng sinapupunan ng ina. Halimbawa, kung ang isang buntis ay natutuwa siya sa isang bagay, agad na iisipin natin ay pinaglilihian niya ang bagay na iyon. Halimbawa, kung ang pinaglilihian niya ay isang halaman, ay may posibilidad na makuha ng dinadala niyang tao sa kanyang sinapupunan ang katangian ng isang halaman. At sa ganitong paraan, mga kaibigan, ay may posibilidad na magkaroon ng hindi normal ang isang isisilang na tao. Maaring ito ay pipi, bulag, o ano paman ang katangian. Ngunit ayon kay Meritoft, siya ay labis na nagagalak sa mga nakikita niyang mga kuneho sa bukid. Maternal impression ang kanyang dinahilan upang mapaniwala ang mga tao at maging ang mga doktor kung bakit siya nagsisilang ng mga kuneho. Bagaman ipinadala na ni King George ang kanyang personal surgeon na si Nathaniel St. Andre, eh hindi pa rin siya makontento sa kanyang nalaman. Kaya muling nagpadala ang hari ng isa pang dalubhasang doktor, ang doktor na si Syriacus Alers. Nasaksihan ni Alers ang maraming beses na pagsisilang ni Meritoft ng mga kuneho, subalit hindi siya kumbinsido, mga kaibigan, parang may pagdududa ang doktor. Alam mo, dumating sa punto na mismong ang haring si George ay nag-utos na nadalhin na si Meritoft sa London upang masuring mabuti. Ang nakakapagtaka, mga kaibigan, noong dalhin na si Meritoft sa London, hindi na siya muling nagsilang pa ng mga kuneho. Samantala, si Alers ay kumuha ng ilang mga kuneho na isinilang ni Meritoft upang suriin niya sa kanyang laboratory. Sa kanyang laboratory, mga kaibigan, dito ay natuklasan niya na parang may hindi tama sa mga katawan nito. Napansin niya na parang may hiwa na ito na tila kagagawa ng isang tao. Nakita niya rin na ang kuneho ay may tila mga butil at dumi na galing sa mga pananim. Ibig sabihin, malabong mangyari ito na galing sa sinapupunan ni Meritoft. Kung baga, paanong nagkaroon ng mga dumidoon ng pananima? Maliban na lang kung ito ay inilagay. Isang investigasyon ang isinagawa dahil sa pag-uulat ni Alers sa hari ng kanyang mga natuklasan. Subalit si Nathaniel St. Andre naman ay patuloy niyang pinaninindigan ang kanyang paniniwala. Alam mo, kaibigana, mas lalong pumutok ang balita tungkol kay Meritoft simula nang magdatingan ang mga doktor na nagmula pa sa iba't ibang lugar. Sa kasamaang palad, may mga naniwala at siyempre may mga naninindigan na hindi. Si James Douglas ay isa ring man midwife. Naniwala siya na isa itong kalokohan. Nagmungkahi siya na dapat si Meritoft ay sumailalim sa matinding obserbasyon. Sa mga pagkakataong iyon, maraming mga doktor na ang nakamasid kay Meritoft habang siya ay nagle-labor para manganak. Subalit, walang kahit isang kuneho man lang na lumabas kay Meritoft. Taong 1726, December 4, may isang doktor na dumating na si Thomas Onslow. Hindi naniniwala sa mga pangyayaring iyon dahil ibinulgar niya na ang asawa ni Meritoft na si Joshua Toft ay napansin niya na madalas daw na bumibili ng mga kuneho at karamihan doon ay maliliit lang. Noong araw ding yon, isang tao ang nakita nila na may dalang kuneho na patungo pa sana sa silid kung saan naroroon si Meritoft. Nahuli nila ang taong may dalang kuneho at kinwestiyon nila ito. Kalaunan, agad na umamin ang may dala ng kuneho at ang sabi niya, siya ay inutusan ni Meritoft na magdala ng mga kuneho kapalit ng pera. Noong December 6, taong 1726 naman, mas lalong nagduda ang mga doktor kay Meritoft. Kaya ang ginawa ng doktor kay Meritoft, sinabihan siya na isa sa ilalim siya sa isang operasyon upang buksan ang kanyang tiyana para malaman lang ang katotohanan. At dito, kaibigana, umamin na si Meritoft sa kanyang totoong sitwasyon. Ayon sa kanyang kwento, nagdalang tao pala siya noong una, subalit ito ay nalaglaga. Doon ay nakaisip siya ng paraan, sinamantala na niya na ang susi sa kahirapan ay ang pagsali sa freak show. Ang freak show, mga kaibigan, ay isang tanghalan na napasikat noong mga panahong iyon. Ito ay dinudumog ng mga tao dahil ang mga nagtatanghal dito ay may kakaibang katangiang taglay.
ang mga talent noon ay kumikita ng napakalaking halaga. At sinamantala ni Meritoft ang mga pagkakataong iyon habang ang kanyang parteng ibaba ay maluwag pa. Nagpatulong siya sa kanyang kaibigana na ipasok ang mga maliliit na parte ng kuneho at iba pang hayop sa loob ng kanyang parteng ibaba upang palabasin niya na ang lahat ng iyon ay galing mismo sa kanya. Tinahian niya rin ng bulsa ang ilalim ng kanyang suot na palda upang doon ilagay ang mga piraso ng kuneho. Hinihintay niya munang walang nakatingin sa kanya upang maipasok niya ang mga piraso ng kuneho at magkunwaring nagle-label siya kapag meron ng mga nakatingin. Buo kasi ang loob ni Meritoff na magkakaroon siya ng pagkakataon na makasali sa nasabing freak show bilang isang babaeng nagsisilang ng mga kuneho. Subalit kaibigana, ang hindi niya naisip, maraming mga tao ang kikwestiyon na kung paano iyon nangyari. Ang inaasahan tuloy ni Meritoff na kikita ng napakalaking halaga ay nauwi lang sa wala at siya ay nabilanggo pa ng 5 buwan nang dahil sa panlilin lang niya na napaniwala niya ang doktor na siya ay nagsisilang ng mga kuneho. Ang ibang doktor naman na naniniwala sa ginawa ni Meritoff ay naharap sa malaking kahihiyan. Naging tampok sila sa katatawanan sa bawat dyaryo na inilalabas noon. Kaya labis na nasira si Nathaniel St. Andre at nawala ang pagtitiwala sa kanya kaya napilitan siya na iwan na lang ang pagiging doktor. Nakalipas ng 5 buwan, pinalaya na itong si Meritoff dahil hindi matapos-tapos ang isyo hanggat siya ay nakakulong. Matapos din noon, namuhay na si Meritoff ng normal at taong 1763, siya ay sumakabilang buhay na. At sa kanyang himlayan mga kaibigan, makikita ang katagang Meritoff Widow, the Impostress Rabbit. Ang ginawa ni Toft ay labis na nakaapekto sa mga doktor kumpara sa ginawa niya sa kanyang sarili. Paalam.